So yun mga peeps, nandito na tayo sa aking cellphone at nakapag-open na tayo ng KineMaster. So itong tutorial na ito ay para dun sa mga bago lang sa YouTube, beginner pa lang sa paggamit ng KineMaster. So merong nagtanong sa akin nito paano daw mag-insert ng music sa video. Actually napakasimple lang nito, pero dahil siguro beginner pa lang siya, bago pa lang siya, so ginawan ko na agad to ng tutorial. So itong binilugan ko sa gilid, kung meron kang internet connection o meron kang wifi or data, may mga music background dyan para sa vlog, sound effects, iba't ibang transition, so pwede mo siyang i-download ng libre. So napaka-importante na ma-download mo yun para magamit mo sa iyong vlog. Okay, so click lang natin to sa gitna para makapag-start tayo. Lagi mong tandaan, kung bago ka lang sa KineMaster, 16:9 lagi yung gagamitin mo sa paggawa ng video. Click lang natin yan. Okay, so sa paglalagay ng video, click lang natin tong media. At syempre kung saan folder nakalagay yung video mo, so doon mo kukunin. Okay, meron akong kukunin dito sa export na sample video natin na gagamitin. Okay, so ito siya. Ngayon, papaano ba maglagay dyan ng music? Click mo lang itong audio. Okay, so dito, ito yung mga music ko sa cellphone. Pero hindi ko yung ginagamit dyan kasi ito ang tandaan nyo. Huwag na huwag kayong gagamit ng mga background music na nandyan sa cellphone nyo. Kasi copyright yan. Okay? So dapat tulad ng sinabi ko kanina, mag-download ka ng non-copyright music dito mismo sa KineMaster. Okay? Ito, meron tayo dito music na dinownload natin galing sa KineMaster. Ito, music assets. Okay, ito, dinownload ko to. Dito to mismo galing sa KineMaster, mga non-copyright song. Okay. Ngayon, simple lang. I-click mo lang to. Halimbawa, itong catch on. Lagi ko tong ginagamit eh. Okay. Then, so click mo lang yung plus na yon, tapos mapupunta na dito yung music sa baba. Then i-click mo lang yung check. Pag play mo yan, okay, so ganun lang siya. Okay, para hindi masakit sa tenga pakinggan kapag pinapanood ang video mo, kailangan marunong ka rin mag-adjust ng volume. Click mo lang yung music na inilagay mo. Okay, then click mo itong volume. Okay, so naka 100% siya agad. Okay, so malakas na yon, masakit na yon sa tenga. Kung gusto mo ganyang kalakas, okay naman na yan. Pero kung gusto mong bawasan pa, ibababa mo lang yung ganyan. Ako kasi, pinakamababa sa akin ganyan, 50 or 54. Okay, ayaw kong paabuti ng 100 para yung nanonood hindi masakit sa tenga nila pakinggan yung music background. So ganyan lang ka baba o kaya pwede mo ng 100%. So, yun ang minimum. Okay? So kung ang video mo naman ay may involved na boses o nagsasalita ka sa video mo, maraming mga small YouTuber dyan nang minsan hindi nila ina-adjust yung volume nila. Okay, minsan natatabunan yung boses nila kasi mas malakas pa yung music background nila, sound effects nila, kaysa dun sa boses nila. Kaya kailangan marunong kang mag-adjust. Kung ang video mo ay may involved na boses o nagsasalita ka sa video mo, dapat ang music background mo, ang volume niyan is nasa 10 lang. Okay, malakas na po yan. 10 to 15 lang. 10 to 15, okay? Pero kung mga ganitong footage lang, mga aerial footage, okay, so pwede mo siyang hanggang 100. Okay, 50 o 100 minimum. Okay, so ganun lang. Para hindi masakit sa tenga pakinggan sa mga nanonood ng video mo. Okay? Paano naman maglagay ng subscribe button? Simple lang, kailangan meron kang subscribe button na rin na naka-download dito sa cellphone mo. Okay? At napakadali lang naman. Punta ka lang sa layer. Ayan. Then media ulit. Tapos sa export kasi, meron na ako ditong subscribe button. Actually, personal subscribe button ko ito. Ito siya. Okay, so green screen siya. Dahil naka green screen siya, ang gagawin mo lang, punta ka lang sa chroma key, ito, then enable mo lang, then itong nakikita mong 2850,
adjust mo lang yung 28, idikit mo lang dito sa 50 para mawala yung green screen. Okay, then i-check mo na siya. Okay, tapos i-click mo ulit yung subscribe button para ma-adjust mo siya, paliitin mo siya. Tapos ilagay mo dito sa gilid. Okay, then check. Okay, subukan natin. Okay, so malakas yung tunog niya, no? Ang gagawin mo dyan, lagi kang mag-a-adjust sa subscribe button. Okay, click mo lang ulit yung subscribe button, then adjust mo yung volume. Kasi lagi naka 100% yan. Pero kasi mga small YouTuber na hindi nila ina-adjust yung volume ng subscribe button nila. Kaya pag nagsasalita sila, nasasapawan ng tunog ng subscribe button yung mga sinasabi nila. Kaya dapat, pag nagsasalita ka sa video, tapos gumagamit ka ng subscribe button, ang pinaka minimum dapat na ginagamit mo dyan, 10 lang. Malakas na yon. Hindi naman kasi kailangan malakas yung tunog ng subscribe button mo. Okay? 10 to 12, okay na yan. Okay? Ang gagawin mo lang dyan, para maganda yung dating niya, click mo lang yung out animation, then click mo yung paid. Okay? Then click mo yung check. Para ang labas ito. Okay? Okay? So, nagpipid siya. So, mapapansin mo, sobrado, no? Sobrado yung music mo. Okay, ang gagawin mo, click mo lang tong music mo na in-insert. Then, click mo itong trim, itong scissor, okay? Then, click mo yung trim to the right para maputol siya. Okay, so ganun lang kasimple. Okay, so play natin. So, ganun lang kasimple mga peeps, paano mag-insert ng music sa video at kung paano maglagay ng subscribe button sa video. Ngayon, kung okay na siya, i-click mo lang ito sa taas. Okay? Then, ito na yun, yung ginawa natin. Lalagyan mo na lang ng title. Click mo lang yung untitled na yan. Okay? Then, lagyan lang natin ng title. Then okay. Pag-click mo to, okay, so pwede mo nang export yan. Okay, pag-click mo yung export, so okay na yon. So hanggang dito lang yung video mga peeps. Kung nagustuhan mong video, huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ako si Frex G. Thanks for watching.